Tingnan! Wala po akong kasalanan! Huwag namin! Baka makaluma! Wala po akong kasalanan! Wala po akong kasalanan! Tawagan niyo po ngayon sa... Tutuloyan ka namin! Sige! Nahirapan mo kami! Tirahin na yan! Tawagan na kayo sa... Wala po akong kasalanan! Tuloyan na yan! Sabi ko eh. Ano? Nakikinig ka ba? Saan ka na naman ang galing? Hindi ito ang suot mo kahapon. Eh, bakit na naman pakialam mo kung mayroong nagregalo sa akin ng bagong polo shirt? Bakit? Bawal na ba ngayon tumanggap ng regalo? Amoy pabango ng babae ang polong ito. Sinong niloloko mo? Tama na, paulit-ulit. Huwag ka na magpaulit-ulit. Nakukulili na yung tenga ko eh. Sino nga ba ang babae mo? Sino ha? Ito ba yung nakilala mo sa club? O isa sa mga pasahero mo, ha? Pati ba naman pasahero, papatulang ko? Ha? Vicente! Tama na, paulit-ulit ka! Pumalik ka dito! Lagi na lang natin pinag-uusapan yan! Sabi mo sa akin, Vicente, kung sino yung babae mo! Ano ba? Nay. Pasanta ka na ba? Oo, pasada na po. Ano pang nangyayari dito? Wala ho, Nay. Wala. Sina nanay at tatay, nag-away ni nanon po. Aywan ko ba naman din sa tatay at nanay mo, parang mga aso't pusa. Lola, bakas na po namin. Sasama na po ako sa inyo, ha? Pagbalik nyo, ha? Oo, kaya nga ako maagang nagpunta dito. Alam kong magbabakasyon ka na. Talaga po, Lola? Mm-mm. Salamat po, Lola! Oo. Salamat po! Salamat! Tulad ng isang ordinaryong bata, nasasabik ako kapag dumarating na ang bakasyon. Pero iba ang dahilan kaya inaabangan ko ito. Kahit ilang linggo lang basta malayo ako sa ingay sa bahay namin at sa mga eksena ng nanay at ng tatay. Higit sa lahat kapag bakasyon, natitikman ko ang masasarap na luto ni Lola, nakakasama ko ang mga pinsan ko, at makakapaglaro na naman ako ng bahay-bahayan. Gusto ba? Laro ulit tayo mamaya? Bye-bye po ulit. Sige po. Bibili lang ako ng chicherya para may pagkain tayo. Sige po, gusto ko po yun. Sige, pasok ka na sa kwarto. Hintay mo ako ha. Huwag ka maingay ha. Oh, maglalaro ulit tayo ng bahay-bahayan, ha? Ikaw ulit ang nanay, ako ang tatay. Ito yung chichere, oh. Hayin ka na. Higa ka. Sana natin, ha? Magmula nung unang nangyari yun, parati ko nang kinasasabikan ng bakasyon. Hinahanap-hanap ko yung bagay na ginagawa namin na sa murang pag-iisip ko ay napagkamalan kong hindi naman kakaiba. Lumaki ako na ang sikretong larong yun ay nakakapagbigay sa akin ng saya. Hindi ko pwedeng ipagsabi kahit kanino,
Pero ito'y isang sikretong inaabang-abangan ko. Ilang taon na paulit-ulit na nangyari yon. At habang lumalaki ako, natutunan ko na ang masarap na pakiramdam ng larong ito ay pwede kong balik-balikan kahit ako'y nag-iisa. May problema po ba? Aha! Oy! Papastos ka! Ano ba? Hoy! Grabe! Walang isa! Tawa na! Alika dito! Nabawasan na ang pagbabakasyon ko sa bahay ni Lola. Naging interesado na rin ako sa ibang bagay. Isa na nga dito ang pagpunta-punta sa simbahan. Maniwala man kayo o hindi, palasimba kaming mag-anak. Linggo-linggo kaming kumakanta, nakikinig sa mga turo. Kung may dalawang oras sa buhay naming pamilya na tahimik, walang away, gulo o problema, ito yon, kapag nasa loob kami ng simbahan. Pero paglabas ng sinasabing sagradong lugar, balik na naman sa dati. Ama? Ah! Oh, ang laki na pala ng inaano ko, pre. Mukhang dikit na dikit sa nanay. Baka naman maging dalagin din yan. Tatoy, dapat, paglaki mo. Kayaan mo yung tatay mo. Paano paano mangyayari yun eh? Laging nasa ilalim ng sayan ang nanay niya. Pagkamukha na nga sila, oh. Tigilan niyo nga yung anak ko. Kalulubog lang ng araw eh. Nagsusunog baga kayo. Oh, sige na. Mauna muna kayo. At makikipagkwentuhan na ako sa mga to. Kwentuhan? Mag-iinom ka na naman yan ang sabihin mo. At uuwi ka na namang basang-basa ang pantalon dahil hindi mo na namamalayang naihian mo na. Ano ba ipaya sa mga barkada ko? Ito naman, oo. Ma, ay, pagtantuhan lang ako. Kapag nakita ko na naman yung kumpari niyo yung nakasalampak sa harapan ng bahay namin, hahayaan ko na lang na nakabulag tayan doon. Tara, nanay. Ah, sige na. Oh, asa na yung kwentuhan natin? Masarap yung peking daan! Handa niya ang birthday niya, no? Ano yung peking daan? Habang lumalaki ako, hindi ako naging malapit sa tatay ko. Lasengo at babaero. Yun lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Habang pahirap ng pahirap ang buhay namin, palala ng palala ang bisyo niya. Bilin nga nila sa akin sa simbahan, ituloy ko lang daw ang pagdasal sa tatay ko. Naisip ko tuloy, gano'n ba katagal dapat magdasal bago masagot ang hinahingi? Ilang taon na kasi lumilipas, wala pa rin ako nakikita ang pagbabago sa tatay ko. Kayo pa napupunta lahat ng pera namin! Halika dito! Salihan!
Rosalia! Umayas ka dito ngayon din. Binibigyan mo kami ng kahihiyan. Kung sino-sino haliparot ang pinapatos, hindi ka na naiiya! Mahihiya ka sa kapitbahay, ha? Tumimik at... Mahihiya ka, ha? Ba't ako mahihiya? Ano ko na? Ikaw lalabok sa akin. Ba't ikaw lalabok sa akin? Ano kayo nahihiya sa mga kapitbahay natin? Ha? Ha? Ano? Susunukin mo? Ha? Susunukin mo ako? Umalis ka. Umalis ka. Tado to. Umalis ka. Umalis ka. Huwag ka nang papalik dito, Vicente. Huwag kang papalik dito. Amelika! Mahiya ka sa kapitbahay! Mahiya ka sa kapitbahay! Ay, tama na! Oo, I'm sure sa bakuran mo lang kami dadaling kung sino mag-o-organize. Naku, Jonaver, alam mo, tama talaga na ikaw yung ginawang leader ng youth natin. Hindi naman. Kaya lang ako ginawang leader kasi akong pinakamapapel sa ating lahat. Oo, di naman. Talagang qualified ka. Galing mo pang singer eh. Eh, sali ka kaya sa bagong kampyon? Bagong kampyon? Naloloko ko na ba? Alam mo ba na nagagaling ng mga sumasali doon? Lagi namin yung pinapanood eh, di ba? Oo nga. Lampaso mo silang lahat. Tingin nyo kakayanin ko? Oo. At ayo, kung sasali ako, gusto ko manalo ko. Okay, standby. Roll tape. 5, 4, 3, 2, sa suporta na rin ng aking mga kaibigan at ng nanay, nakapasok ako sa grand finals ng Ang Bagong Kampiyon at mapalad naman na nanalo ng second place. Magmula noon, nag-iba na ang ihip ng hangin sa buhay ko. Naisip ko na gagamitin ko ang boses ko para makatulong sa nanay at sa mga kapatid ko. Hindi nagtagal, nalaman ko na sa mundong ito kung saan marami ang nangangarap, hindi lang pala boses ko ang pwede kong gamitin. Marami pa akong pwedeng ipagamit. Yes, hello! Oh, mamita! Yes, andito na siya. At gwapo, ha? Konting joke up na lang to at gym. Benta na to, mamita. Hindi na nga ako naniningil sa'yo, no? Ano ka ba naman? Wala bang ex-deal to? Halika nga dito. Nalalamig ka at nanginginig. First time mo ba? Kaya ho pala sikat na sikat kayo sa mga artista. Ang gaganda ho ng mga designs ninyo. Alam mo, marami pa ako niyan. At yun ay ibibigay ko sa'yo lahat at pahihiram ko sa'yo. O kaya sa'yo na, sa mga guesting mo. Alam mo, marami pa sa loob. Halika, ipapakita ko sa'yo lahat. Papadala ko na lang sa iyo yung kailangan mo pa. Salamat po. Oh, wow. Gagara ng mga to, ah. Bigay po sa kanya nung designer. Ano nangyari sa'yo? Kaya mo na yan. Eh, huwag mo na alalahanin yun. Lalaki ka naman. Ano ba namang mangyayari sa'yo? Wala mo awala sa'yo. Lalaki ka. Ba't natatakot ka mabuntis? Nak, alalahanin mo ah. Ikaw na lang inaasahan ng nanay mo at ng mga kapatid mo. Hindi pa nakakatapos yung mga yun. Ganda nito, oh. Bagay na bagay sa akin to, anak, oh. Ha? Oh. Hindi ko alam kung bakit ako naiyak sa ginawa sa akin ng designer. Siguro may halong hiya at naliit sa sarili. Yung sikretong laro ko noon, hanap buhay ko na ngayon. Nung nakita akong umiiyak ni tatay, akala ko kakampihan niya ako, ipagtatanggol. Nagkamali ako. Nanaig pa rin ang pagiging practical niya.
Mula noon, mas naging bukal sa loob ko ang pagbibigay ng sarili. Bakit ko ba pahalagahan ang sarili ko? Sarili ko ang ama. Wala namang pakialam sa akin. Mr. Rivera, John Aver po. Ay, John Aver. Magkano po bang kakailanganin para maisulat ninyo ako? Iho, hindi ko kailangan ng pera mo. Marami ako niyan. Kailangan ko kasi ng mas maraming exposure sa mga sikat na magazines eh. Alam ko po na batikan kayong manunulat. Ay, John Aver, talent is not enough in showbiz. It is what you know, darling. It's who you know. And ilang page ba ang kailangan mo? Pwede ho bang cover? Huh. 3 pages. Alam mo, maupo ka muna. Talaga po? Sige. Ano po kailangan kong gawin? Anak, ano? Nasa magazine. Ayos ah. 2 pages yan. Meron, eto na ba? Meron pa ba iba? Ewan ko. Nay, ang pogi ko dito. Sobra. Magkamukha tayo dito, Nay. Pero mas sexy lang ako sa'yo dito. Pero, Diyos ko. Ay. Naging mailap ang tagumpay sa showbiz. Kahit nabinigay ko na ang oras at buong pagkatao ko para doon. Hindi rin nagkagalatunan ang pumapansin sa akin. Napakarami namin sa mundong yon. Araw-araw may bago. Lahat gustong sumikat. Hanggang natuluyan na akong nawala ng trabaho. Nagpasya na lang akong kumanta sa isang bar. Naisip kong ituloy-tuloy ang pagkanta para lamang kumita. Sino nag-request ng kanta na yon? Ikaw, ano? Alam mong paborito ko yon, ha? Dali lang, bababa ako dyan. Hi. Ang lamig naman ang boses mo, John Aver. Sama ka na sa akin, pinaalam na kita. Okay lang sana eh, kaya lang may isang set pa ako eh. Kung gusto mo, hintayin mo na lang ako. Oh, sure, yun lang pala eh. Sige. Balik ako. Dali lang. Kumusta? Long time no see, ah. Okay lang naman kami. Ikaw nga to eh, balita ko, busy ka. Hindi naman, konti lang. Nay? Nay, alis na po kami. Nay. Masalamat sa kape. Naku, yung ka na naman, umi-style ka na naman sa akin na, uy, kilala kita, magbubulakbol ka, tatampalin kita eh. Oh my God, serious to sa project. May project ba talaga to? Kaya. Sigurado ka, ha? Pag wala akong nakitang project, tatampalin ko kayo pareho. Naku, mga good girl yan. 1 for you, 2 for you. Thank you, Kuya. Sige, sige. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Sige, mag-iingat kayo, ha? Bye, bye. Bye-bye. Mag-aaral, ha? Bye. Oh, John Aver, magkape ka na rin muna. May dalang longganisa ang ate Glomo. Oh. Tikman mo yan, John Aver. Ikaw ang naalala ko. Alam kong paborito mo yan. At sumabay ka na sa aming kumain. Dito na ang kakain. Hindi na ako nakabili ng iluluto dahil naubos na yung pera ko eh. Masus, isa ka pa. Nagpaparinig ka. Ha? Style mo na eh, ha? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko sa'yo yung buong kumita ko pagdabi. Good morning! Good morning, Mami! Naku! Naku, John Aver, grabe. Ang bagets pala ng mother mo. Kasi hindi ko nanay yan. Yun yung nanay ko. Naku, bango-bango naman ang niluto mo. Wala akong niluto dyan. Dala yan ng kaibigan ko. Kaibigan? Naku, bait naman ang kaibigan mo. Patikim naman.
Naku, nagugutom na nga ako. Ay, pakipakiiwa naman. Isa lang ang kainin mo, ha? Ano ka ba? Nagda-diet nga ako, di ba? Para sexy. Kulang pa namin ito maghapon. Naku, mother, ako na magsisilbi kay Jonifer. Sandali lang, mother. Hayaan mo na ako. Ay. Naku, Jonifer, presensya ka na. Sige na, eh, alam mo naman, kailangan pagsilbihan ko ito kasi nakakalo. Kayo kanyang service kagabi. Kumain ka na kumain. Kailangan mo yan, Jonifer. Ate Glo, balita ko meron daw hinahanap na singers dun sa Papuri ba yun? Nagkaroon ng announcement nung isang araw. Kumain ka. Kumain ka. Naalala kita kasi alam ko magaling kang kumante. Kung gusto mo, mag-audition ka dun. Ano, diba? Gusto ko nga, kaya lang medyo busy nga eh. Ano ka ba? Kailan ba to? Bukas at saka sa Webes mag-start yung audition, Atisel. Kaya kung gusto mo, sasamahan kita. Sige na, mag-audition ka na. Sige. Ano, alis ka na ba? Hindi pa. Diba, dito muna ako, ano ka ba? May lakad ka? Wala. Wala akong pupuntahan. Ay, mother, ay, alis tayo, di ba? May lakad kami. Oo, sasamahan namin. Ay, sasama ako! Mother, kain ka! Mula sa 700 na nakapila sa labas, naging 35 na lang kami. At sa pagpursige at pagdasal, umabot ako sa 8 mapalad na magre-recording para sa bagong album na ilalabas nila. 2 hours na tayo sa refrain na yan. 3 minutes lang yung kanta. Sige. Okay, same spot. Thank you. Okay, one more time. Ang aking Diyos ay Diyos ng Himala. Ito'y napatunayan ko. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Nang manalig ako kay... Sorry. Jonifer, baka niya. Baka kailanganin ko kasing kumuha ng ibang singer, Jonifer, pag hindi natin natapos ngayon. Hindi, ma'am, kaya ko po ito. Last na lang po. Last, kung okay lang sa inyo, kahit isang beses na lang po. Sige. Okay, one more time. Ang buhay ko'y binago niyang lubos. Manalig ako kay Chris. Teka. Stop muna tayo. Gusto mo pagpatuloy nilang natin bukas? Pahinga ka muna? Opo. Sige. Bale. Thank you. Sorry po. Nay, kailangan ko po pala bumili ng material sa school. Sabi po kasi ng prof namin, kapag hindi po kami nakapag-submit, wala po kaming final exam. Sabihin mo sa kapatid mo paglabas niya ng kwarto. Manong kinapay, oh. No, may napasa sardinas, alam na ba ibang ulam? Ano ka ba? Buti nga kahit sardinas meron. Wala ka naman halos inaabot sa akin. Nagre-reklamo ka pa. Nay, pamalengke niyo po. Tip mo. Narinig ko. Magkano ba kailangan mo? Kuya, kaya sandaan lang. 90 lang to eh. Okay na ba to? Bukas siya na to. Sige, Nay. Kuya, una na ako dun. Tapusin mo muna yung kinakain mo. 2 subo na lang yan, oh. Sige. Nay? Mm. Oh, baka naman sa kamamadali mo, magka-appendicitis ka yan. Puro kayong mga kayabangan. Nay, nag-umpisa na akong mag-recording sa Papuri. Ha? Ganun ba? Kamusta naman? Okay naman. Naisip ko lang, Nay, pwede bang tumigil muna ako sa pagkanta sa bar? Kasi parang hindi tama na pinagsasabay ko yung kumakanta ako doon tapos kumakanta rin ako sa bar.
na hindi ko rin alam kung bakit pumasok sa isip ko to. Nay, pwede ko bang subukan na tumigil muna sa pagkanta dun sa bar? Ikaw, anak. Naisip ko lang kasi, ikaw na lang ang maaasahan namin. Lalong-lalo na ng mga kapatid mo. Tipid na tayo, anak. Pag mawalan ka ng trabaho, baka kahit bigas, wala na tayong pambili. Maraming salamat sa table number 5 sa pag-request ng kanta. Yun na po yung huling kanta ko ngayong gabi. Salamat po. Pag-ingigan ka. Pag-ingigan mo, papayaran ko. Hindi. Sandali lang, ha. Jennifer, hindi ko na ba mapipigilan yung desisyon mo? Eh, madali naman akong kausap. Kung gusto mo, kumanta ka na lang, tumugtog, yung ganon. Total, boses mo lang naman ang gusto ng mga parokyano dito, eh. Naiintindihan mo naman ako, di ba, Jess? Oo naman. O, ito. Kompleto na yan. Ingat ka, ha? Kamusta ka? Sandali lang. Excuse me po. Mauna na po ako. Tapos na po ako, eh. Jess, una na ako. Ikaw naman? Isnapero? Parang yun naman din magiging isnapero yon. Conservative. Ay, ibig sabihin, conservative? No tats? Eh, ganun na nga. Eh, kasi nga, kumakanta sa simbahan. Alin, kung hindi lang nga sa pamilya, hindi naman kakanta dito yun. Charot! Just wait and see. Isang araw, magiging akin din siya. Bakit parang nanggigigil ka? Babalikan ko siya rito, ha? Intayin mo. Wait ka naman. Humulma ka. Humulma ka kanina ka pa. Buong tapang kong iniwan ang pagkanta sa bar at tinapos ko ang pag-recording sa papuri. Mas mura ang tuition fee ng ate mo kesa sa'yo. Mas kaya natin kung siya muna ang makatapos. Debbie, mukhang paro din naman tayong titigil sa pag-aaral eh. Kanina, nakausap ko si nanay. Humihina na daw kita ni kuya. Eh, mukhang kailangan natin maghanap ng trabaho eh. Pansamantala lang naman ito. Bakit si Tatoy? Ba't mas maghanap siya ng mas maganda-gandang trabaho? Asa ka pa kay Tatay? Ang hina-hina ng kita, puro bisyo't babae pa. Si Kuya, parang di naman niya tayo iniisip. Kapag nakikita mong nahihirapan na ang pamilya mo, ano ang masusundin mo? Ang konsyensya mo na kapag tama ang ginawa mo, payapa ka, pero maghapon ka pa rin gutom? O ang awa na nararamdaman mo para sa mga taong minamahal mo? Bilangin mo. Sabihin mo sa akin kung kulang pa, dadagdagan ko.
naman ka ta... Kailan ka pa nagsimulang magganyan? Hindi ka na nahiya! Ay, ano na naman yan? Ang tatay mo huling-huli ko, ay kapulas na guwang ginagawa. Ang tanda-tandaan, hindi na nahiya! Ang tanda-tanda mo ng Vicente! Tayo naman! Hindi na kayo nahiya sa mga anak ninyo! Sa labas nyo nalang gawin, huwag na dito! Hindi na nga kayo nakakatulong dito sa bahay. Wala na nga kayo masyadong nabibigay. Pabigat pa kayo! Yabang mo na, Jonaver, ha? Ikaw kung yung ano mong puhunan mo. Ako, diskarte ko to. Kakalalaki ka na, ha? Anak lang kita, ha? Tsaka tinitikman ko lang naman. Kahit mas marami kang naipapasok na pera dito sa bahay na to, tandaan mo, Jonaver, tandaan mo to. Marami akong ginawang mali. Pero hindi para sa sarili ko. Para sa inyo. Kaya kung wala kang makitang magaganda sa mga nagawa ko kahit hindi mo ako pasalamatan, basta respetuhin mo ako bilang ama mo. Don Pepe, nakilalang tatay ko sa buong bayan namin sa pangalan na yan. Sabi niya, mas mabuti pa daw na gumawa siya ng mali para maisatama ang kondisyon ng pamilya niya. Pero parang nahihibang yata siya dahil wala ni isang kusing kaming natitikman sa kita niya. Ay, galing ako sa kaibigan ko eh. Sabi niya, nakita raw nila na may bagong tricycle dun sa harapan ng bahay nung sinasabi nilang kabit ni tatay. Oo, alam ko na yon. Kapal din ang mukha ng babae na yon. Ay, tatay mo rin ang nagbabayad ng renta noon sa bahay na tinitira niya. Ay, sigurin natin. Sus! Ako lang ang nagmumukhang tanga sa kakahabol sa mga buwisit na yon. Baka isipin pa ng tatay mo eh. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Nay? Nabibigyan ka ba ni tatay? Oo. Nang kahihiyan. Nang ano? Nang kahihiyan. Nang kahihiyan? Doon sa magaling, kapal ng mukha niya. Ay, ba't ka anak, tumatawa? Eh, paano? Kahihiyan. Nay? Naisip ko lang, sabi kasi nung kaibigan ko, alam niya kung saan kumukuha si tatay ng mga binibenta niya. Okay ka ba doon? Sinabayan namin siya ng nanay. Pinasok na rin namin ang magulong mundong pinasok niya. Kaming tatlo, patas-patas na. Palaki ng palaki ang kita naming lahat habang painit ng painit ang mata ng batas sa amin. Okay, men! Let's go! Pasukin na! Walang kikilo! Ah! Walang tatakbo! Ano ba yun? Sa pisipin mo pang paliwala! Ano na po kayo? Ate, Sumama na kayo! Sumama na kayo! Sumama na kayo! Kuya, kuya! 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 Kuya, kuya!
Saan ako pupunta pagkatapos ng lahat ng ito? Mas mabuti pa minsan na hindi mo alam kung ano ang tama kung ano ang mali. Dahil kahit saan ako magtalo, may humahabol sa akin. Mga anino ng lahat ng ginawa kong mali. Hindi kailanman kayo pinabayaan ng Panginoon. Wala po akong kasalanan! Dali po! Dali po! Wala po! Wala po akong kasalanan! Kaya niyang isaayos ang wasak ninyong pamilya. At siya rin ang wawasak ng lahat ng inyong tanikala. Sir, basta tuloy mo kong nilapas sa mga ko, sir! Sir, labas ko ako ito! Wala mo po akong kasalanan, sir! Awas na po kayo. Maawa na kayo sa wala po akong kasalanan. Sir! Kakasabihin ko po si Epe, sir! Basta tuloy lang nila ako sa labas, sir! Sumusuko na po ako ng umawa kay siya. Jennifer, kamusta ka na? Malamig na doon, Jennifer. Tahimik na sa inyo. Wala nga daw nakitang ebidensya sa bahay niyo eh. Tsaka, sinabi ni Kapitan, hindi na daw sila magsasampa ng kaso. Inahanap ka na ng nanay mo. Kumusta na si nanay? Pinagdarasal ka niya lagi. Gabi-gabi yun. Umuwi ka na. Nahuli na nga pala ang tatay mo. Nakakulong siya ngayon. Tama lang sa kanya yun. Jennifer! Ikaw magsalita ng ganyan. Tatay mo pa rin yun. Intindihin mo na lang siya. Kinailangan namin ibenta ang lahat ng gamit sa bahay para mapiyansaan si nanay. Kapag walang-wala ka na, may mga bagay na unti-unting kakatok sa puso mo. Ipapaalala sa'yo na itong bagay na ito ay higit na mas mahalaga sa lahat ng meron ka at sa lahat ng nawala na. Unti-unti kong pinapulot ang mga pirapiraso ng nawasak sa aking buhay. Pero ang pagbuo ay hindi sa sarili kong kakayahan. Ang Diyos lang ang may kayang maghilom sa mga sugat sa aking puso. Sinubukan kong balikan mga taong dati nang tumanggap sa akin. Wala akong ibang dala, kundi ang aking sarili. Uy! Jonabel! Jonabel! Umasa na po kayo! Ay, tagal ka na namin inihintay bumalik! Miss na namin ang boses mo! Eh, nahihiya po ako eh. Bakit? Napakarami ko na pong nagawang kasalanan eh. Hindi na mahalaga ang mga ginawa mo nung araw. Ang mahalaga yan ngayon na nandito ka. Namiss ko kayo. Kahit anong ipagawa sa akin ay tinanggap ko.
Para sa akin, lahat yun ay tanda ng pagmamahal ng Diyos sa akin. Ang bawat dumarating ay buong puso kong pinagpapasalamatan. Nag-umpisa muli ako sa ilalim at ang sarap ng pakiramdam ng unti-unti at dahan-dahan kang inaangat muli. Excuse me? Yes po? Parang kilala kita. Di ba ikaw si Jonavar Luklukan? Opo, ako nga po. Naku, alam mo ba, yung tatay ko, dahil sa kanta mo, yung napakaganda mong kanta, tumino. Hindi nga po. Oo, totoo. Kaya ako hindi ko makakalimutan yun. Kaya hindi rin kita makakalimutan. Oh. Anong ginagawa mo rito? O, dito na po ako nagtatrabaho. Ganon? Hindi mo ba namimiss ang pag-awit? Eh, o at least ang, you know? Namimiss din ho, pero masaya naman po ako sa ginagawa ko dito. Ay nako, pero mas masaya kang kakanta, di ba? Oh, yes, ma'am. Okay, eto. Nangangailangan ako ng music teacher. Gusto mo mag-apply? Ay nako, ma'am, hindi po ako nakapagtapos eh. Hindi naman kailangan magtapos ng pag-aaral para magkapagturo ng music. Tsaka pwede kitang pag-aralin, di problema yun. Naku ma'am, kung mabibigyan po ako ng pagkakataon, bakit hindi? Oh sige, ganito. Ako kakausap sa boss mo ha, kasi alam ko nahihiya ka. Hindi ka naman nag-apply, ako naman kumukuha sa'yo, ako na rin kakausap. Kayo na po ang kakausap? Oo, ako naman kumukuha sa'yo eh. Tapos, ipapatawag kita sa opisina pagkatapos namin mag-usap, ha? Naku ma'am, maraming salamat. Oo, I am very confident na papayagan ka niya. Kung di ka niya papayagan, eh, sayang naman yung talent mo. Ako ma'am, maraming okay? salamat po. Okay, maraming sige. Salamat. God bless you, ha? Salamat God po. Bless you. Oh. Oh, sige oh, po. Sige, God bless you, God bless ha? Po. Thank you, you will po. Hear from me, yes, okay? Yes, sige po. Bye. God bless Bye. Po. God bless you. Ingat po. Thank you. Handa na akong harapin ang lahat ng pilit kong ibinaon mula sa aking nakaraan. Alam kong may mga lamat pa sa puso ko. Hawakan mo, Panginoon, ang damdamin kong gusto ng magpatawad. Magpatawad sa nagnakaw sa aking kamusmusan. Higit sa lahat, patawarin ang aking sarili. Ano siya tayo pumunta ulit, ha? Hindi pa pala natapos ang Panginoon sa akin. Sa isang seminar na pinuntahan ko, ipinakita niya sa akin ang isang malaking bahagi ng buhay ko na patuloy na magbubuo ng dati kong wasak na pagkatao. Ang pagkalalaki ay pinagkakaloob. Pinapasa. Siguro ilan sa ating mga magulang ay wala na. Nagtatago. Ito ang dapat mong tandaan. Walang perpektong ama. Pero pwedeng maging isang mapagmahal at mapagpatawad na ama. Para makapag-umpisa ng may kalayaan sa landas ng isang pagiging tatay, kailangan mong patawarin ang amang nagkulang sa iyo. Ang mga lalaking nagturo sa iyo sa maling landas, matutunan din sana nating patawarin ang ating sarili. Ayan na ang kaloob mo. Okay. Alam ko marami kang pagkukulang sa akin bilang ama. At pinapatawad kita. Pero tayo, di ako may pagkukulang sa'yo. Kasi kahit minsan hindi kita sinubukang intindihin. At kahit kailan hindi kita sinubukang mahalin. Tayo, ay, patawarin mo. Patawarin mo. Anak.
Alam ko, ako lang ang hadlang sa lahat ng mga magagandang bagay na ginagawa mo sa labas. Puro kahihiyan ang dinadala ko sa'yo, sa mga kapatid mo. Anak, patawarin mo ako. Huwag ka mag-alala dyan, Aver. Ang Jesus na tinuturo mo sa labas ay muli ko nakilala dito sa loob. Anak. Kapag hinayaan mong ang mga mapagmahal na kamay ng Diyos ang magbuo sa buhay mo, magugulat ka sa mga sorpresang kasama nito. May napakaganda na akong asawa at may tatlong babaeng supling at bunsong lalaki. Kasalukuyan akong may paaralang hinahawakan at pinapatakbo. At patuloy naman na pinapalago ng Diyos ang aking pamilya. Hindi lamang ang sarili kong pamilya, pati na rin ang simbahang pinapastulan ko. Todo-todo, buhos na buhos ang mga pagpapala ng ating Diyos ng Himala. Pag nagpabago ka sa Diyos, pag binago ka ng Diyos, bagong bago. Pag nilinis ka ng Diyos, linis na linis. Ang pagmiministeryo ngayon ng Panginoon, doon bulag nakakakita, bingi nakakarinig, pilay nakakalakad ngayon, ibang klase. Yung wasak na buhay, yung durog na buhay, pinupulot isa-isa ni Lord, binubuo para mag-glorify yung pangalan niya.